Sa mga oras na ito, tumindi na naman yung nating bakbakan. Sunod-sunod na putukan yung ating narinig, ilang minuto lang ang nakararaan. Ito ay matapos yung matinding bakbakan kanina namang umaga. Kanina ay may sunog lang malapit dito pero agad din namang humupa. Ito ay sa mga kabahayang kahilera na yung mga nasunog kahapon dito sa aking likuran. Kahapon nga, mula dito sa aking kinatatayuan, ay nasaksihan natin yung matinding operasyon ng militar laban sa mga rebelde. Narito ang aking report. Sunod-sunod ang pagpapakawalan ng rocket mula sa SF-260 light attack aircraft ng Philippine Air Force laban sa hinihinalang posisyon ng puwersa ng MNLF Misuari Faction. Naipit daw ang mga ito sa Bakawan malapit sa Barangay Marqui at Barangay Talon-Talon, kung saan din sila pumasok magtatatlong linggo na ang nakakaraan. Bukod sa fixed-wing aircraft, tuloy din ang bombardment ng MG-520 attack helicopter ng Air Force. Kaya nagsilikas ang 600 pamilya patungo sa Talon-Talon Elementary School. Sa gitna ng aerial bombardment, isa na namang sunog ang sumiklab sa Barangay Rio Hondo. Nagsimula lang ito sa isang bahay, pero mabilis itong kumalat dahil magkakatabi ang mga kabahayan dito na yari sa light materials. Sa loob lang ng halos 4 oras, aabot na raw sa mahigit 100 kabahayan ang natupok. Pinangangambahan ng mga nagbabantay na pulis sa lugar na nadamay ang Rio Hondo Elementary School. May rumispon din namang bumbero, pero umatras din ito dahil sa panakanakang putok na posibleng umanong nagmumula sa snipers. Matagal nang lumikas ang mga residente dito, kaya abandonado ang mga kabahayan. Kaya naman ang mga membro ng Philippine Marines na nakaistasyon malapit sa lugar, sinubukang apulahin ang apoy gamit ang tubig dagat. Pero hindi ito umubra. Ang makapal na usok ang nagpatigil sa aerial bombardment ng militar. Kaya isang Huey helicopter nagpatuloy ng aerial attack. Matapang itong lumilipad ng mababa para paputokan ng 30 caliber machine gun ang kanilang mga target sa Bakawan. Sa dagat, mahigpit namang nakabantay ang mga barko ng Philippine Navy, maging na mga speedboat ng Special Operations Group para pigilang makatakas ang mga rebelde. Sa kasagsagan rin ng aerial attack kahapon, napatay ng Special Action Force ang isang hinihinalang membro ng MNLF Misuari Faction. Narecover naman ng mga pulis ang 2 bihag na kaka-hostage daw niya kahapon sa pagnanais na makatakas.